pinakamahalaga na masasabi ko na nagawa natin as a country is naibalik natin yung in-person classes sa ating mga eskwelahan. Gaano po mahalaga yan para ma-address po yung learning gap na nangyari during the distance learning? Marami ang studies na nagsasabi na mas malaki ang benepisyo para sa isang estudyante kung meron siyang in-person na classes. Kaya napakahalaga na nabalik natin ang option na iyon sa ating mga eskwelahan ang mag-conduct ng 5 days in-person classes. And meron tayong mga schools right now na ganun nga yung ginagawa nila dahil nakita din nila na mas napapadali ang pagtuturo nila kapag 5 days in-person classes ang kanilang kinoconduct sa school. Oh, okay. Sa ngayon ay meron pa pong discussions at the cabinet level kung bibigyan pa rin ba ng options ang mga schools with regard to kung anong klaseng distance learning or mag-i-implement ba sila ng blended learning. So meron kaming report na ginagawa ngayon para sa Pangulong Marcos at makapag-desisyon siya kung ano po yung ways forward natin with regard to the options na binibigay natin sa ating mga eskwelahan. Ano po ang plano niyo sa high school? Ang sa K-12 program review nagawa na po ng administration ni Secretary Briones ang reviews ng grades 1 to 10. Ngayon po, pagpasok ko, sinimulan po natin ang review ng grades 11 to 12. So ang pinipresenta po natin simula nung timeline ng August until December is the presentation of the results of the review ng grades 1 to 10. Simultaneous yun ng pagsisimula ng review ng grades 11 to 12. Ma'am? Ah, okay. So, wala pong Intel funds ang Department of Education. Meron po kaming ni-request na confidential funds, which is based on the Memorandum Circular 2015-01. And lahat po ng tanong ng ating mga honorable members of Congress ay nasagot na po natin during the budget hearing. Sabi niyo po nung sa ABRA, equal distribution no, ng resources and budget para po sa mga nangangailangan. So far, meron pa po ba kayong mga na-identify na areas na bukod sa ABRA na kailangan po ng facilities sa the classroom po? Yes, sir. Opo. Napakarami po sa ating listahan na hindi lang sa mga mandated sa amin sa ngayon no, because of the devolution, yung 4th to 5th class cities and municipalities, but even sa 1st to 4th, 5th to 6th class cities and municipalities, but even sa 1st to 4th class cities and municipalities, meron din pong marami pang nangangailangan. And even by my experience as City Mayor of Davao City, which is a highly urbanized city, meron din po kaming pangangailangan doon kahit napakalaki po ng budget ng Davao City and malaki din po ang special education fund namin. Nandoon pa rin po yung ating mga last mile schools and yung mga geographically isolated and disadvantaged areas na nangangailangan din ng school infrastructure. So yes, in terms of access, malaki po yung hinahabol natin sa ating mga school infrastructure. Kina? Oh, okay. Ito po ay base po sa materials na pin-repair ng ating Embassy of Qatar. And base po sa kanila, appropriate po yung bag para sa mga small children. Ma'am, pwede po kong magtanong, ito po sa pagpatay po sa isang journalist, Mr. Persia. May mga concern po na baka magkaroon po daw ng chilling effect sa media yung pangyayari. Ah, okay. No comment. Okay. Wala na? Okay.